tapos, kung bigay sa kung ano lang iniisip mo, hindi na mangyayari. Oo, ginusto ko, inaari ko, pero ginusto mo din naman yun, di ba? Alala ko sa inyo, nung time na yung naroon natin ito, may pinagbabawala ng tapos, pero anong ginawa ko? Pero nangyari na, ano ko gagawa natin? Oo, kasalanan ko. Kasalanan mo. Kasalanan natin dalawa kung bakit nangyari yun. Ano ang ginawa natin? Ate, kapagalaw ko kayo. Ito po. Huwag na kayong magulat. Ay, alam ko na kung ano naman yan. Sorry po ate, sorry po talaga. Oh, ba't kayo sa akin nagsisorry? Ako ba ang nadiskarasya sa kagawaan ninyo? Ako ba ang nasa hospital ngayon? Alam niyo pa, ulit-ulit na lang itong nangyayari. Inilipat ko na nga kayo ng school at boarding house, pero bakit ganun? Hindi pa rin kayo nagsasawa gumawa ng masama sa kapwa ninyo. Isipin niyo naman yung paghihirap ko bilang ate ninyo. Wala na nga tayong mga magulang, tapos malalaman kung ganun pang ginagawa ninyo. Halos po ate yung ginagawa natin. Halos po ate. Quit and talk, quit and do the right thing. Ouch. Ouch. Pero sorry po talaga yun. Sorry po talaga yung pagsasay si ate. Tandaan nyo, lahat tayo dito sa mundo ay ginawa ng Diyos. Kaya naman, nararapat lamang na pangalagaan natin kung ano ang ibinigay sa atin. Kaya naman, gawin ninyo kung ano yung tama. At makabubuti para sa ating kapwa. Opo. O bakit? Nagulat kayo? Ah, baka iniisip nyo na magigiganti ako dahil sa nangyari sa kaibigan ko? Na baka maglagay ako dyan ng tubig sa kinatatayuan nyo para madulas din kayo, ganun? Bakit kaya ganun, no? Kung para sa inyo, napakadaling saktan yung mga tao, alam nyo, hindi nagigiganti o lumalaban. Alam nyo ba ang totoo? Kung para sa inyo, madali. Pero sa amin, mahirap. Napakahirap niyong intindihin kung bakit niyong ginagawa yung mga bagay na makakapanakit sa kapwa niyong tao. Sorry po sa ginawa namin. Alam niyo ba na si Lord, na kahit napakarami ng gumagawang hindi maganda, pinapatawad niya. Dahil sabi niya nga sa Lucas 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tulad ko, tao lang rin ako na nakakagawa ng mali. Pero dapat isipin naman muna natin mabuti kung makakabuti ba yun sa sarili natin o sa ating kapwa. Ako po talaga yung may gusto sa nangyari. Binabawalan na ako ng kapatid ko pero pinagpagawa ko pa rin. Sorry na lang. Sorry. Ito na siguro yung pagkakataon na mababa kayo. Na dapat lahat ng mga maling ginagawa nyo dati, huwag nyo nang gawin ngayon. Dahil kung pinagpatuloy nyo pa yan, hindi lang kayo ang maapektuhan, kundi ang mga inosenteng tao tulad na lamang ng kaibigan ko. Tuluyan na nga bang magbabago sina Arlene at Lady May? At ano na nga ba ang nangyari kay Queenie? Abangan.
guilty ako dahil sa nangyari sa kaibigan ko. Na baka maglagay ako dyan ng tubig sa kinatatayuan nyo para madulas din kayo, ganun. Bakit kaya ganun, no? Napakadaling saktan ng mga tao pala nyo hindi gumagawa ng hindi maganda sa inyong kapwa. Pero dapat, alamitin ko na kadalong labay. Bakit kaya ganun, no? Kung para sa inyo, napakadaling saktan yung mga tao alam nyo hindi nagigandi o malaban.